Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating NCD Network Meeting No. 5. Para magsimula, ito ang unang pag-usapan. The most exciting thing that I've experienced since the last time we were together is... Idugtong niyo. Ako muna magdudugtong. The most exciting thing I have experienced since the last time we were together is yung anak ko na 13-year-old. Sumama siya sa takbuhan sa kanyang school. Apat na schools ang nagtakbo. Nagkaroon siya ng 5th place sa 4 schools. Kaya excited kami talaga. Oh, kayo naman. The most exciting thing that I've experienced since the last time we were together is idugtong mo. Magbuo ng grupo, mga tatlo, apat na tao. Pag-usapan niyo. Please pause the video for 2 minutes. Wala tayong ibang delegates ngayon. Kayo na manonood lang ang mga delegates. Yung last network meeting number 5 sa Novaliches sa ating venue, hindi natuloy yung video shoot. Kaya ngayon, bumalik tayo sa opisina sa Philippine Challenge at kayo lang ang ating ang aking kakuusapin ngayon. Okay, dadako tayo sa bagong feature ng ating NCD meeting, page 134, tulong-tulong tayo. Ito ang gagawin sa tulong-tulong tayo. Ang inyong network facilitator, magbabasa siya ng bawat katangian, enabling leadership, gift-based ministry, etc. Tapos, babanggitin niya, sino sa inyong network may score na 51 pataas sa quality na yan. Kapag babasahin niya ang church niyo, tumayo kayo para makita kung sino kayo. Tapos, kung sino ang mahina sa isang katangian, kakausapin niyo yung ibang church na malakas sa katangian na yan. Kung ganoon, tulong-tulong tayo. Sa bawat network, lagi may church na malakas, lagi may church na mahina, at depende din sa katangian. So ito po ay isang magandang pakinabang sa ating network. Magtutulungan, yung malakas ay makakatulong kung saan ang isang church ay mahina. So siguro, ikaw ay, ang church nyo ay makakatulong o siguro ang church nyo ay matutulungan. So ngayon, pause the video. Bawat network facilitator, siyang mababasa, bawat quality, kung ano ang church na mahigit sa 51 sa quality na yan, dumayo kayo. Pag binasa niya ang lahat ng 8 qualities, maghanap kayo kung sino ang kakausapin para makinabang sa isa't isa. So please pause the video for 15 minutes. 5 minutes para magbasa ang network facilitator yung scores sa bawat katangian. Tapos mga 10 minutes para mag-sharing kayo. Okay, sige po. Please pause the video. Okay, inasahan ko nakatulong ang inyong sharing sa isa't isa. In future network meetings, gagawin din natin ito, tulong-tulong tayo. And in the future, mag-share tayo at deeper levels habang tumatagal, mas maraming natututunan, mas maganda ang sharing sa isa't isa. So ngayon, dako tayo sa Learning from One Another, page 134. Number one po, paano nakatulong ang inyong SMART goals sa inyong iglesia? So last meeting, meeting 4, inayos natin yung SMART goals. So yung SMART goals, paano nakatulong sa inyong iglesia? Gagawin po natin ay magkaroon ng grupo ng dalawang church, dalawang implementation team, mag-sharing kayong dalawa sa isa't isa. Please pause the video for 2 minutes. Ngayon, sa buong network, paano nakatulong ang inyong SMART goals sa inyong iglesia? Kahit sino sa network, volunteer, pwedeng tumayo at pwedeng mag-share sa buong network. Please pause the video for 5 minutes. Okay, number 2 po. Ano-ano ang encouraging developments sa inyong iglesia itong buwan na kalipas? Ganon din sa inyong grupo ng 2 churches, 2 implementation teams, mag-sharing kayong dalawa. Please pause the video for 2 minutes. Okay, ngayon naman sa buong network. Ano-ano ang encouraging developments sa inyong iglesia itong buwan na kalipas? Hihilingin ang mga volunteer, tatayo, mag-share sa buong network.
Please pause the video for 3 minutes. Number 3 po, what percent of your church's SMART goals have you accomplished? So dyan sa inyong network, ang inyong facilitator, naihanda na niya ang isang whiteboard or chalkboard or manila paper or somewhere. Isusulat yung bawat church, tapos anong porsyento ng inyong goals ay natapos na, yung overall. 10%, 20%, o ano. So bawat church ay tatawagan, bawat church ay mag-share, mag-report, anong porsyento ng inyong goals ay natapos na. So please pause the video para mag-report ang bawat implementation team. Itutuloy natin ang ganitong reporting every network meeting, bawat implementation team mag-report anong porsyento ng goals nyo ay natapos na. Ngayon, dadako tayo sa number 4, problema. Ano po yung mga problema na naranasan nyo tungkol sa NCD, church health nyo, na gusto nyong i-share sa buong network? Tapos kung may mag-share ng problema, siguro may makakapagbigay ng ideya o posibleng solution. So please pause the video mga 5 or 10 minutes para pag-usapan ang problema. Okay, number 5 po, mananalangin. So marami tayong narinig tungkol sa nangyayari sa bawat church. Ngayon, ipapralangin natin ang isa-isa. So hihilingin ko po, bawat isa ay tatayo. Diyan sa inyong network, lahat tatayo. At sabay-sabay, mananalangin tayo para sa isa-isa. So please pause the video para manalangin. Okay, number 6 po, feedback. Ngayon, bawat church ay magsasubmit ng kopya ng inyong SMART Goals Accomplishment Worksheet na sinirox nyo sa page 132. Tapos yung implementation checklist from meeting 4 na isinirox sa page 133. So please pause the video. Bawat implementation team magsasubmit ngayon sa inyong network facilitator.